Hello guys, welcome sa Coin Hunter 23 TV. Pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na Tong Coin. So paano ba nagkakaroon ng kakaibang kulay ang mga bariyang ito? So generally, nangyari ito naturally over time. So sa paglipas ng panahon, nagbabago yung kulay ng barya dahil sa oxidization or sulfur reaction dun sa metal ng barya. So nakabase kasi ito sa environment ng barya kung saan siya nakatago, nakalagay, at kung ano yung mga kasama nito. So yung heat, moisture, at yung mga chemicals sa environment niya ay may malaking ginagampanan para maging tone yung barya over time. So nagtingin ako sa aking mga barya at may ilan sa mga ito ay may taglay na ibang kulay at masabi natin na toned coin ito. So gaya nitong 10 peso ko na 2004, kung pansinin nyo yung ring side niya, so meron siyang gold na yellow na toned color na parang olive green yung dating niya. Okay? So focus natin. Ayan. So yun, pansinin nyo yung part na to, no? So medyo mas makapansin kulay niya. Pero dito meron din siyang color, no? Ito medyo dark na blue, something yun yung part na to. So yung part din na yun. So and then parang olive green na yan, and then yellow na to dito. Okay. Then meron din akong almost uncirculated na 2011. Kung papansin sa reverse side niya, meron siyang gold toning color dun sa ring side din ng coin na ito. So yun, kita niyo yung part na yun. So, and then, ito. Ito naman, medyo dark tone siya sa pinaka core ng coin. And then, sa ring niya is silver white lang siya. So, sa back niya, ganun din, dark din yung tone niya. And then, sa 25 centavos, yan, ito, dark tone din siya, halos lahat, no? Cover na siya sa color dark. So, actually common ito sa mga 25 centavos natin, yung ganitong klaseng toning. Okay. Then, ito naman, kahit ito, no? So, common din ito na nangyari sa mga 25 centavos natin. Yan. So, nagkakaroon ng discoloration. And, ito medyo parang light peach to pink ang kulay naman yung ring niya. At meron siyang konting yellow na blue area na yon. So pero hindi siya, so yun yung pagka-toning niya, no? So makita yung dark na yan. So ang tanong ngayon, kung may value ba yung mga ganitong klaseng barya? So, depende po yan sa kulay, pattern, at anong klaseng barya yung hawak natin. So, isang halimbawa, yung Morgan Dollar 1885 na Monster Toned ang binigay na title niya, na umabot sa $19,000. Kung sa pera natin, naabot ito sa mahigit 1,000,000 ang halaga ng baryang ito. So, usually, yung tinatawag na rainbow toning ang may mataas na value ayon po sa mga coin experts and collectors sa ibang bansa. So, dito sa Pilipinas, hindi pa ito masyadong kinikilala ng mga coin collectors. Pero kung meron ka nito, maganda na maitabi mo ito at may sama sa iyong mga collection. At baka pagdating ng panahon, hanapin ito ng mga collectors, no? At may isama ito sa kanilang mga collection. Okay? So, thank you for watching. I hope nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa mga barya na hawak natin. Malay natin, baka meron ka pala nito. So, itabi mo muna at malay natin, pagdating ng panahon, may malaki na itong value at hanapin na ng mga collector. Okay? So, thank you for watching. Please subscribe and like my video.